Magandang umaga. At ngayon, ang pag-aaralan natin ay pagiging responsableng tagapangalaga ng kalikasan sa ESP. Narito ang mga dapat tandaan. Ang kalikasan ay kasunod ng pagiging makadiyos. Ang malinis na isip ay nagbubunga ng malinis na gawa at gawi. Ang pagiging malinis ay isa ring disiplinang pansarili na nagbubunga ng kabutihan at kagandahan sa sarili, kapwa, sa lipunan at kapaligiran. Dapat na ugaliin natin na tayo ay magkaroon ng malasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran. Matuto tayong pahalagahan ang biyaya ng Diyos. Huwag natin itong abusuhin upang ating mapakinabangan. Tandaan na dapat natin pangalagaan ang ating kalikasan dahil malaki ang maitutulong nito sa ating pamumuhay at pati na sa kalusugan. Ngayon, sagutan na natin ang mga sumusunod na katanungan. Pag-isipan, panuto. Basahin ang pangungusap sa ibaba upang mabuo ang mga ginulong salita. Isulat ang sagot sa kahon. Number 1, ito ay pagbabago sa klima o panahon dahil sa pagtaas ng mga greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Number 2, ito ay ang sukat ng kasidhian ng kainitan o kalamigan ng isang bagay katulad ng mula sa katawan ng isang tao at sa lagay ng panahon. Number 3, tumutukoy sa paggamit muli ng iba pang paraan ng mga bagay na tinuturing na basura na. Number 4, maaaring tumukoy sa paghahalaman o paghahardin, magsasaka o agrikultura. Number 5, labis sa pag-apaw ng tubig o isang paglawak ng tubig na natatakpan ng lupa at isang dilubyo. Sanhi ito ng ulang rumaragasa o bumubugso. Pagsasanay, basahin ang bawat pangungusap, iguhit ang puno kung nagpapakita ng pagmamalasakit sa paligiran at basura kung hindi. Number 1, namimitas ng mga bulaklak na nakikita sa may parke. Number 2, hinihiwalay ang mga basura na bubulok sa hindi nabubulok. Number 3, nililinis ang mga baradong kanal at estero. Number 4, hindi naikiisa sa mga programang pangkalikasan sa mga barangay. At number 5, nagtatanim ng mga gulay sa bangketang lote na di napapakinabangan. Pagtataya, lagyan ng check kung ginagawa mo ito at X kung hindi. Number 1, tinatapon sa tamang basuraan ang basura. Number 2, nagtatapon ng basura sa ilog at dagat. Number 3, nagwawali sa bakuran. Number 4, iniiwalay ko ang mga nabubulok sa hindi nabubulok na basura. At number 5, tinatakpan ko ang basurahan para hindi ito mangamoy at maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y natuto kayo sa araw na ito. Paalam!